Yung ganito nga ang setup namin sa pagtulog ng kulasa ko. Ayan, dito ako sa taas at siya naman yung nasa baba. Kasi nung nasa taas siya na yan, lagi siyang nalalaglag dahil sa sobrang likot matulog. Kaya sabi niya, Mami, let's change. So ayun, nagpalit nga kami at eto, magliligpit na ako ng hiniga ko. O bakit nga ba hindi kami magkatabing matulog ng jowa ko? Kasi ayaw niya nung malikot matulog. Kaya ayun, sa baba na lang siya natutulog. Wala daw istorbo. So ayun, may narinig akong mga tao sa labas at pagsilip ko nga may naglilinis. So ayun, natapos na yung sa harap namin. Kaya pasilip-silip na lang ako. O, kita niya naman. At syempre, maalikabo. Kaya ayan, nagwalis muna ako ng bahagya. At itong naman kulasa ko ay nagising. O ayan, payakap-yakap muna. At naglalanding. So yun lang. Ayan, diba? Tapos, dito na nga ako sa labas ngayon kasi magkakape ako dahil ang taga-timpla ko ng kape araw-araw ay ang jowa ko. O, oh, diba? Oh, sweet naman. May taga-timpla ng kape. At ito, pasilip muna tayo sa labas. Nakita nyo naman, malinis. At ito, ipiflex ko ang aking tindahan. O, ayan, wala na naman laman. Kailangan na namang mamili. At ito nga yung jowa ko sa labas. Nag-aabang ng kasama niya. At ito, nakita nyo naman na mga laruan ng kulasa ko. Kung anik-anik lang naman, nakakalat ko. Kaya, iyan, ililigpit ko muna dahil wala namang ibang magliligpit, kundi ako rin lak. O, ayan. Tapos, syempre, maglilinis ng bahagya at magwawalis. O, diba? Dahil mamaya, hihiga dyan ang kulasa ko. Iyan ang paborito niyang higaan dyan sa labas. O, ayan. Linis-linis konti. At napaka-alikabok nga. At heto na ang kulasa ko. O, ayan. Nakahiga na. Yun lang. Maraming salamat.